There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Throw some out now and take it to the head waiter." So they took it, and when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, all of the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and when people have drunk freely, an inferior one, but you have kept the good wine until now." Jesus did this at the beginning of his signs at Cana in Galilee, and so revealed his glory. And his disciples began to believe in him. Happy Fiesta to you all. I could see that you have a great devotion to Our Lady of Lourdes, that even if it is an ordinary time, it's not a weekday, yet you really find time to come and celebrate this feast. At nararapat man lamang na talagang ipagdiwang natin ang kapistahan ng ating mahal na ina, lalong-lalo na ngayon na nasa taon tayo ng jubileo ng awa. Kasi ang ating mahal na ina ay nagpapakita sa atin kung paano dapat tayo mahabag at paano dapat nating tanggapin ang habag ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin na si Maria at si Jesus ay mga bisita lamang sa kasalan. Ngunit kahit sila'y bisita, ang ating mahal na ina, napansin niya kaagad, nalaman niya kaagad na mauubusan ng alak. Ibig sabihin na si Maria ay nakikialam, kahit na'y bisita lang siya, inaalam niya ang kalagayan ng ikinakasal. Yan po isang mahalagang bagay. Dapat tayo'y makialam sa kalagayan ng mga tao sa paligid natin at kahit na nga ng ating lipunan. Hindi tayo magbaliwala. Kuminsan sa loob ng pamilya na, hindi pa nalalaman ang pangangailangan ng mga anak o kaya ng asawa o kaya sa ating kapitbahayanan. Hindi natin nalalaman ang kalagayan ng ating mga kapitbahay o lalong-lalo na sa ating lipunan. Walang pakialam sa nangyayari sa lipunan. Hindi po yan ang attitude ng ating mahal na ina. Inaalam niya. Inaalam niya hindi upang maging magchismis. Inaalam niya upang siya'y makatulong. Kaya nung mapansin niya na wala na silang alak, no, siya mismo ay naghanap ng solusyon. At ang solusyon niya ay lumapit kay Jesus. Mga kapatid,
isa ring mahalagang aral sa ating mahal na ina. May nakita tayong problema, okay, hahanapin natin ang solusyon. Hahanap ng pera, hahanap ng doktor, hahanap ng makatulong. Pero tayo ba ay nagdadasal din, inilalalapit din ba natin sa Diyos? May isang kwento tungkol kay San Juan Bosco. Si San Juan Bosco ay nag-aalaga ng mga street children. At kumukuha siya ng ibang mga pare na tumulong sa kanya sa pag-aaral sa mga street children. May isang paring dumating sa kanya, galit na galit at discouraged. Sabi niya, "Don Bosco, aalis na ako. Talaga ang titigas ng ulo ng mga estudyante ito. Ginawa ko na ang lahat, paano sila tuluan at idisiplina. Ayaw makinig, ginawa ko na ang lahat." Isa lang ang tanong sa kanya ng santo, "Ipinagdasal mo na ba sila?" Hindi siya makasagot. Ginawa niya na ang lahat upang disiplinahin yung mga bata, upang turuan sila. Hindi pa niya ipinagdasal. Ganun din sa atin, maraming problema sa ating pamilya, sa ating lipunan. Marami tayong ginagawa, nagsasalita tayo, pinapagalitan natin, inaaway natin. Ang tanong, pinagdadasal ba natin? Inilapit ba natin sa Diyos? Kaya si Maria, lumapit siya kay Jesus. At ang pakiusap lamang ng ating mahinahal niya ay simple. Hindi niya diniktahan si Jesus anong dapat niyang gawin. Sinabi niya lang, wala na silang alak. Ganon ang laki ng tiwala niya kay Jesus na may gagawin si Jesus. Hindi niya alam anong gagawin ni Jesus. Ipinaalam niya lang ang pangangailangan. Makapatid, magandang dasal niyan. Pwede mo sabihin kay Jesus para sa iyong anak, "Jesus, masakit po ang tiyan niya." O Jesus, ayaw niya pong mag-aral. O sa asawa mo, "Jesus, ayaw niyo pong mabitawan yung pag-iinom niya." O sa ating lipunan, "Jesus, ayaw pa po ipatupad ng COMELEC ang safeguards para sa automated election." Ipaalam lang natin kay Jesus ang problema sapagkat naniniwala tayong nababahala din ang Diyos. Kung nababahala tayo, mas nababahala ang Diyos. Kung mahal natin ang ating asawa, ang ating kaibigan, ang ating bansa, mas mahal ng Diyos ang ating asawa, ang ating bansa. May gagawin siya. Ngunit ang unang sagot ni Jesus ay parang nagbaliwala sa kanya. Hindi siya nakialam. Sabi niya, "Ginang." Yan po yung title ng marangal na ibinibigay nila sa mga babae, sa publiko. "Ginang, anong pakialam natin dito? Bisita lang tayo." No? So parang ayaw ni Jesus, ayaw niya makialam. Hindi niya papanahon. Wala pa sa plano niya. Nakikilo siya. Wala pa siya milagrong ginagawa. Hindi nanilip si Mama Mary. Baka tayo pinagalitan na natin, "Jesus, makinig ka. No, Jesus, talig ka sa nanay mo, ha?" No, hindi. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili. Isang paraan upang malagay ang tutok kay Jesus ay sinabi niya sa mga tao, "Gawin niyo ang ipapagawa niya sa inyo. Do whatever He tells you." Makapatid, yan din, marami tayong ipinagdarasal. Pero itong pinagdarasal natin, handa bang tanggapin ang biyaya na ibibigay sa kanila ng Diyos? So dalawa kasi yan eh. May pananampalatayang humingi, may pananampalatayang handang tumanggap. Kahit na may pananampalataya tayong humingi, kung sila naman ay hindi handa na tanggapin yung biyaya, hindi nila matatanggap ang biyaya. Kaya magandang ihanda din natin ang mga tao sa biyaya na ibibigay ng Diyos.
At iyan nga, gawin niyo. Ano man ipapagawa nila sa inyo, hindi ko alam anong ipapagawa ng Diyos. Gawin niyo lang. At ganun nga ang ginawa ng mga tao. Kaya anong pinagawa ni Jesus na punuin ang mga tapaya ng tubig na kahit na para sa mga tao ay wala nang saysay. Itong mga lalagyan ng tubig, ginagamit yan upang hugasan ang mga paa ng mga bisita. Pero ngayon, nagsisimula na ang kasalan. Wala nang bisitang dadating. Bakit pa kailangan ng tubig sa mga lalagyan ng tubig? At hindi madali ang paglagay ng tubig. Wala naman silang gripo na bubuksan nyo, lalabas ang tubig. Sasalok pa yan sa malayong lugar para lagyan ng tubig. Ngunit ginawa nila. At hindi lang nila ginawa. Ginawa nila ng buong buo. They filled the containers up to the brim. Hanggang sa labi, punong-puno. At dahil diyan, ang dami rin nilang mga alak na nakuha. Kung sila'y naging matipid at kalahati lang ang nilagay, hindi kalahati lang sanang alak ang nakuha. Punong-puno ang lalagyan, punong-puno ang alak na ibinigay, at kapag ang Diyos ay nagbibigay, nagbibigay siya ng the best. No, kaya sinabi, bakit ngayon lang lumabas itong masarap na alak? No, madala sa piyesta ang unang alak na ibinibigay. Yung masarap na alak, kapag nakainom na yung mga tao, yung mga second class na alak na lang, hindi na mararamdaman yan. Kasi nakainom na yung mga tao. Ngayon ikaw, ngayon mo lang inilabas ang masarap na alak, kakaiba ka. Kapag ang Diyos ay nagbigay, binibigay niya ang the best. Makapatid, ito po'y pinapakita ng ating mahal na ina, paano tayo mahabag? Mahabag tayo, ibig sabihin, inaalam natin ang pangangailangan. Hindi tayo walang kibo. Pangalawa, hindi lang na alam natin ang pangangailangan, may ginagawa tayo. At para sa ating mananampalataya, anumang gawin natin, huwag natin kalimutan na ilapit yan sa Diyos. Ipaalam sa Diyos ang pangangailangan. Na naniniwala ang Diyos rin ay maging handa sa pagagawa noon. Yan po yung pagpapakita ng habag sa mga tao. Pero kailangan din tayong tumanggap ng habag ng Diyos. Handang tumanggap sa habag ng Diyos. Gawin natin anumang ipapagawa sa atin ng Diyos. Alam niyo po, sa buong Bible, pito lang ang salita ng ating mahal na ina. Mayroon tayong pinagdiriwang kapag Kwaresma, mahal na araw ng 7 last words, 7 palabras. Ito yung mga huling salita ni Jesus. Ngunit si Maria ay pito lang ang salita niya sa buong Bible. Nagsalita siya sa anghel, nagsalita siya kay Elizabeth, no, nagsalita siya sa mga tao, sa kanyang anak, ngunit isa lang ang salita niya sa mga tao at utos pa. At minsan lang siyang nag-utos. At ang utos niya ay ganito, para sa lahat, do whatever He tells you. Gawin niyo kung anong ipapagawa sa inyo ni Jesus. Yan yung utos niya para sa atin. Sana po sundan tularan natin siya. Our Lady of Lourdes ay nagpapakita sa atin ng habag ng Diyos. Kaya nga maraming mga may sakit na lumalapit sa ating mahal na ina. So maraming pangangailangan ng mga taong dinadala sa Diyos sapagkat may pananalig sila na hindi ito pababayaan ng Diyos. But at the same time, when there is a lot of need that is brought to the Lord, there are a lot of people who help others to bring this need to the Lord. Kaya sa Lourdes, sa France, ang dami ng mga may sakit, ang dami ng mga volunteers na tumutulong sa mga may sakit. Tulad na nakikita ko rito, maraming dumadating na mga matatanda, na mga may karamdaman, pero hindi naman sila dumadating na mag-isa. May mga umaakay sa kanila. May mga taong nababahala din sa kanila.
At kung tingnan natin sino ito, karamihan dyan ay kasama natin sa ating pamilya. Kaya ngayong Jubilee Year of Mercy is also Year of the Family. Kasi itong mercy, the giving of mercy and the receiving of mercy is many times done in our families. Lalong-lalo na sa pag-aalaga sa mga nangangailangan. Ito yung kahalagahan ng mga pamilya. Sa pamilya, naaalagaan ang mga maliliit, ang mga mahihina, ang mga matatanda, ang mga may sakit. At special ang alagang ibibigay. Kaya nga ngayong World Day of Prayer for the Sick, hindi lang natin ipinagdadasal ang mga may sakit. Pinagdadasal din natin ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Kasi mahalaga pong gawain ito na kanilang ginagawa. At tayo mga may sakit, ialay natin sa Diyos ang ating nararamdaman. Tanggapin natin ang kalooban ng Diyos, anuman yan. Sapagkat alam natin ang kalooban natin ng Diyos ay mabuti sa atin. Napakinggan natin sa sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, "For those who love God, everything turns out for the good." Sa mga nagmamahal sa Diyos, ang lahat ay uuwi sa kabutihan. Kaya nga tanggapin natin, ialay natin sa Diyos ang ating mga nararamdaman, ang ating mga tinitiis, ang ating kalagayan. Nandito yung altar. Hindi lang ito pag-aalay ng pinapayat-alak. Kasama dyan ang pag-aalay natin lahat ng ating mga karanasan. Pero ang nag-aalay, hindi lang yung mga may nararamdaman. Yung nag-aalaga sa mga may sakit, ialay din natin sa Diyos. Ang ating pagsisikap hindi madali. Kailangan nating pagtiyagaan. Ang pag-aalaga sa mga may nararamdaman, may karamdaman, ialay din natin sa Diyos. At alam po natin, ang lahat ng inaalay sa Diyos ay nagiging banal. Kaya pati ang ating nararamdaman ay dinidaan sa ating kabanalan. Ang ating pagsisikap, ang ating pagpapasyensya sa mga may sakit ay nagdadala ng kabanalan. Nagiging banal tulad ang alak ay naging dugo ni Jesus, ang tinapay naging katawan ni Jesus. Ganun din, ang ating inaalay sa Diyos ay nagiging banal. That's it, naialay sa Diyos. Kaya ang banal na misa ang nagpapabanal sa lahat ng ito. Yan din yung mensahe sa atin ng Year of the Eucharist. Kaya magkadugtong-dugtong yung tatlong ito. Year of Mercy, Year of the Family, Year of the Eucharist na nagsama-sama sa piyesta natin ngayon. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa malaking biyaya na pinagkaloob niya sa atin, na ipinaparamdam niya sa atin ang kanyang pagkalinga sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Siya yung naging messenger of the special love, of the special care, the care of a woman, the care of a mother that He gives to us. Yan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At sa ating mahal na ina, kunin natin ang tanggapin natin ang pagkalingang yun at matuto tayo paano kumalinga sa iba. No? At ganun din itong ating mga dinadala sa Diyos, pabanalin natin sa ating sama-samang pag-aalay. Kaya sana po itong piyesta ay magbunga sa atin, magbunga ng pagtanggap sa habag ng Diyos at pagpalaganap sa habag ng Diyos sa ating pagkakaisa sa banal na pagdiriwang na ito.